or mas kilala ang The Sacrament of Reconciliation, na hindi very popular today. Yes, di ba? Yung iba, parang medyo nahihirapan sila mag-confess sa isang tao daw, di ba? Sa isang pare. Pero kung mas maintindihan natin to, or may mga iba naman, nahihiya silang sabihin yung kanilang kasalanan sa isang tao, di ba? Parang okay na sa kanila, direkto God, sa kwarto na lang ako magko-confess, at least hindi pa malalaman ng ibang tao ni Father, baka imarites pa ako niyan, di ba? Si Jesus, meron siyang teaching ministry, healing ministry, meron din siyang deliverance ministry, but one of the most powerful ministry is his meal ministry, the Last Supper. Ito yung the first mass in the entire universe, di ba? It is the culmination of that meal ministry. And he ate with prostitutes, tax collector, ito ay naging kanyang pamilya. Jesus embraced the sinners. Nire-represent natin sila. That's why we are all one body of Christ. At alam nyo ba, through the Mass, sinasabi niya to sa lahat ng mga makakasalanan ngayong araw na to, come, you're now my family too. Ikaw ay kanyang pamilya. At ito yung 5-word definition ko ng Mass, ng Misa. Jesus hanging out with sinners. Amen? At dagdagan po natin to. At ito rin po yung basis ng confession, or mas kilala ang The Sacrament of Reconciliation, na hindi very popular today. Yes, di ba? Yung iba parang medyo nahihirapan sila mag-confess sa isang tao daw, di ba? Sa isang pare. Pero kung mas maintindihan natin to, or may mga iba naman, nahihiya silang sabihin yung kanilang kasalanan sa isang tao, di ba? Parang okay na sa kanila, direkto God, sa kwarto na lang ako magko-confess, at least hindi pa malalaman ng ibang tao ni Father, baka imarites pa ako niyan, di ba? So, hindi natin naintindihan eh. So, yung mga ganong mga misconception, kaya hindi natin natatanggap yung napakalagang sakramento na to. Pero kung maintindihan natin kung ano ba yung binibigay sa atin ng mga sacrament na to, di ba ito yung magbibigay sa iyo ng motivation para i-take to, para ibigay to sa iyong kaluluwa. Dahil yan ay pagkain ng iyong kaluluwa eh. Alam nyo ba that Jesus was the first confessor, and the first confessional boxes was the house of Matthew and the house of Zacchaeus and the well of Jacob. Once again, ito naman yung 6-word definition ko ng confession. Jesus hanging out with sinners again. Alam nyo yung mga ating mga Protestant friends, they don't understand this sacrament. Di nila to naintindihan. And I tell you, we Catholics, we don't understand them either. May mga Catholic, may mga kapwa ka-faith din tayong hindi rin to naintindihan. Palagi nilang sinasabi, why go to a priest when you can go to God directly? Yes, in our Catholic teaching, we can go to God directly and ask for His forgiveness. Pero ito ah, tingnan natin mga kapatid. If we should get everything directly from God, bakit mo pa kailangan ng preacher, ng mga pastor, mga ministro? Bakit mo pa kailangan yan kung pwede mo naman makuha lahat kay Lord directly? Diba? Just read the Bible alone. Ikaw na lang magbasa ng Bible. Ikaw na lang din magturo sa sarili mo. Diba? Hindi mo na kailangan ng pastor. Hindi mo na kailangan ng mga Bible teachers. Just get pastored by Him, by God. Diba? Nandun ka lang sa kwarto. And when you pray in bedroom, diba? Ganon. Hindi mo na kailangan ng mga pastor. Tama? Ito ha. If God thinks that you need pastors and preachers, I believe He thinks that you need confessors too. Amen? And our Catholic faith says that you must confess to God directly. Amen? But every so often, the Bible says you need to confess your sins to another human being and receive the healing that comes from another human being.
and loving you despite of all your sin, of all your weakness na mga kahinaan natin. At ito yung mga ating mga Catholic priests. That's why sabi nga sa Bible, sabi sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen? Sadly, may mga ibang pare na hindi naiintindihan ang spirit of confession. Just the letter of the law. Anong ibig sabihin na to? Hello mga ka-faith, short commercial lang. Kung sa tingin mo na na-bless at na-inspire ka sa content na pinapanood mo ngayon, dito sa vlog na pinapanood mo ngayon, dito sa interview na pinapanood mo ngayon, please consider supporting me in Patreon. Alam nyo mga ka-faith, when you support me in Patreon, ay matutulungan nyo ako na makapag-produce pa ng mga ganitong klaseng vlog at interview na alam ko na makakatulong sa inyong Catholic faith. Kasi itong ginagawa ko ay hindi po libre to. Lahat to ay may cost. Diba? Yung mga ginagamit ko sa editing, sa mga software, sa mga device na kailangan ko pang gamitin para mas mapaganda ko pa yung mga interview at content na gagawin ko. And through your help, through your support, ay mas matutulungan nyo ako na mas ma-improve lahat ng ginagawa natin dito sa ating online evangelization through your support in Patreon. Ano nga ba ang Patreon? Alam nyo, pag kayo ay nag-decide na i-support ako sa Patreon, ay bibigyan ko kayo ng exclusive content na galing sa akin na pwede nyo ma-access at also exclusive content na mula din sa mga kilalang Catholic speaker at mga na-interview ko dito sa aking vlog na hindi ko ina-upload sa YouTube at ma-access nyo lang to dito sa Patreon. If you want to be part of my Patreon group, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to or dito sa mismong vlog na to, ilalagay ko yung details na yun kung paano ka pwedeng maging part ng aking Patreon group. Thank you so much. So, pagpatuloy na natin yung pinapanood mo. God bless. Alam nyo, one day, merong isang lalaki na nag-message sa akin at sinabi niya, itong very sad story na to. Nasabi niya, he went to a confession, okay? And alam nyo, yung moment na nagko-confess daw siya, yung paring yung nagbigay sa kanya ng confession, ay sinigawan siya at pinagalitan. At feeling niya sobra siyang napahiya nun. He feel ashamed to himself. Parang yung confession hindi nakatulong sa kanya. At he felt so bad. Okay? At simula nun ay hindi na po siya bumalik ng confession at hindi na po siya nagsimba for many years. But one day, he had a crisis in his life. Nagkaroon siya lit ng crisis that forced him to go back to God. And he went to confession again. And but this time, yung paring nagbigay sa kanya ng confession, this priest mirrored the mercy and the grace of God, the compassion of God. And this priest embraced him, humingi ng patawad itong paring to dun sa isang pare na naka-offend dito sa lalaking nasigawan ng paring yon. So mismo yung paring kung saan siya nag-confess nung time na yon, siya na yung humingi ng tawad para dito sa paring to. At itong lalaking to, talaga sobrang naiyak siya. He sobbed on the shoulder of this priest dahil naramdaman niya yung pagmamahal ng Diyos. Doon niya naramdaman ang true mercy of God through the sacrament of confession. And you know what? Because of that experience of God in a personal way, because of this priest who mirrored the mercy and the grace of God, this man now faithfully serving the church. Amen? So mga kapatid, go to Mass, go to confession, dahil ito ay pagmamahal sa atin ng Diyos. God wants to embrace you. Amen? Alam nyo mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung mga naging kasalanan mo in the past, mga kahinaan, ano mga naging kasalanan mo.
I don't know where you came from, pero God is here. God is in your life. And God wants to hang out with you because you are family of Jesus. Amen? So I hope, mga ka-faith, na na-inspired, na blessed ka dito sa aking vlog na ginawa. Make sure na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives. Thank you and God bless. So what's the difference, Father Carlos, of charism from the demonic gift? A charism, the difference between a charism and a demonic gift? Yes, Father. Sometimes people are confused about them. I mean, seeing things. Yeah, so, well, that's a good question. If something comes from God, then it produces a good effect always. Because the Holy Spirit never gives a gift that doesn't produce goodness. Now, that goodness. Para magkaroon ka ng access sa content na ito, be part of my Patreon group at i-click mo lang ang gold membership, ma-access mo na ang buong video talk na ito. Alam mo ba na pag ikaw ay naging part ng aking Patreon group ay matutulungan mo ako makapag-produce pa ng mga high quality content na katulad ng pinapanood mo ngayon, at sobrang makakatulong ito sa ating online evangelization dito sa ministry na ginagawa natin para mas ma-empower nyo ako makapag-produce ng mas marami pang content na alam ko na makakatulong sa inyong pananampalatayang Katoliko. Thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.